buhay namin sa'yo. Hindi nang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ng poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Maray namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na tunay tayong makasunod kay Jesus, na tunay nating matanggap ang Kanyang pagpapala at ating maipalaganap ang Kanyang biyaya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan, ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan. May sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda
at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilerico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nagwika ang katiwala sa sarili. Aalisin ako sa aking Panginoon sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Naiiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una,
ganong utang mo sa aking Panginoon? Sumagot siya, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman siya ng isang tao, ikaw, ganong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasalnibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati natin na nasa online ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na sumasama sa ating misa dito sa Quiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, at tayo naririto upang magbigay pugay sa ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa mga araw na ito, kahapon po ay dinala siya rito, tayo rin po ay pinagpala, dumalaw sa atin ang replica image ng mahal na birhen ng Loreto, ang birhen ng Sampaloc. Kaya't bigyan natin din ng welcome applause si Mama Mary, ang mahal na birhen ng Loreto. Kung mapapansin niyo po, ay ang tuntungan ng mahal na birhen ay parang isang bahay sapagkat pinaniniwalaan na ang tahanan nila sa Nazareth noon ay inilipat at ang mahal na birhen, alam natin sa tahanan ang siyang nag-alaga sa batang Jesus Nazareno kasama si San Jose. Kaya ipagdasal din natin ngayon sa mahal na birhen ang ating mga pamilya, ang ating mga tahanan, ang ating mga anak na kung papaano niya inalagaan ang batang Jesus Nazareno, pangalagaan din niya, lalo na ang ating mga kabataan. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Leon Magno, Saint Leo the Great, isang dakilang Santo Papa. Bihira lang ang mga Santo Papa na tawaging the Great Magno. Yun daw ibig sabihin ng Magno, the Great. Ang isa pang Santo Papa na tinawag ay si San Gregorio Magno. Si San Juan Pablo II nga, alam natin marami ang gustong tawagin din siyang John Paul the Great. Pero bakit naging dakila? Bakit naging the great si Papa San Leon? Alam niyo po, siya'y isang monghe at sanay lang siyang tahimik ang buhay sa monasteryo, nagdadasal, naggagawa, nagbubungkal ng lupa, naglilinis lang ng monasteryo. Pero nung siya'y nahalal, siya'y napiling maging Santo Papa, napilitan siyang, no? Masabi natin, napilitan siyang mangasiwa. At alam natin, pag nangasiwa ka, ako nga po, dito lang sa Quiapo, eh, napaka-komplikado na, napakadami ng mga hamon. Paano pa kaya ang Santo Papa?
mas marami siyang problema, mas marami siyang mga dapat harapin at hanapan ng solusyon. At lalo na nung panahon ni Papa San Leon, ang Roma ay inaatake ng iba't ibang mga tinatawag na mga barbarians nung panahon na yun, mga tribo-tribo sa Europa. No? At ang Roma ay malapit ng masira dahil sa pag-atake ng iba't ibang mga tribo. At dahil nga nakakatakot na, nag-alisa na maging yung mga pinuno ng pamahalaan. Nag-alisa na yung mga mayayaman. Kaya't halos wala nang nangangasiwa, wala nang naglilingkod. Kaya nga si Papa San Leon, bukod sa pamumuno ng simbahan, para naging siyang gobernador, para naging siyang mayor, para naging siyang presidente, kahit yung problema sa tubig, problema sa pagkain, problema sa tulay, yung mga kalsada, sa kanya idinudulog ng mga tao. Kaya kung maiisip nyo yung isang paring nakakulong lang sa monasteryo na tahimik lang na nagdadasal, ngayon ang dami niyang dapat gawin. Ang dami niyang dapat problemahin. Minsan nga binibiro ko po yung iba sa inyo pag lumalapit sa, Father, may problema ako sa anak ko. Minsan bibiroin ko sa inyo, alam niyo po, kaya nga hindi ako nag-asawa eh. Ayoko mang problema sa asawa at anak. Ngayon, problema ng asawa niyo at anak niyo ang poproblemahin ko. No? Biro lang naman yun. No? Pero, pansinin niyo si Papa San Leon, ang dami niyang poproblemahin. Siguro sabi niya sa mahal na Panginoon, Panginoon, gusto ko lang naman magdasal. Gusto ko lang naman magpakabait. Bakit ngayon pati tulay, problema ko na? Pati yung kakainin ng mga tao? Pati yung sirang kalsada, problema ko na? Akala ko ang problema ko lang, problema ng simbahan. Ngayon, napilitan akong gawin lahat ito para sa'yo. Ngayong araw na ito, katulad ni Papa San Leon, tanungin natin, may mga bagay ba tayo na sa unang tingin natin, unang akala natin, hindi natin kaya o hindi natin magagawa? Pero, baka magulat kayo, kaya naman pala. Ito yung gusto kong baunin niyo pong pauwi. Kaya naman pala. Ulitin niyo nga ho. Kaya naman pala. Sige nga, ulitin niyo. Narinig niyo ba ako? No? Ulitin niyo nga. Kaya naman pala. Hindi ko kayo marinig. Ulitin niyo po. Kaya naman pala. Yun ang gustong ipaalala sa atin. Alam niyo sa Ebanghelyo ngayon, meron daw mandarayang katiwala. Mandaraya na bisto ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon, yung pandaraya niya. Kaya sabi sa kanya, si Santi ka na ngayon. Kaya naisip itong katiwala, sabi niya, anong gagawin ko? Paglabas ko dyan, yung mga dinaya ko, malamang bubugbugin ako. Babalikan ako. Kaya anong ginawa niya, sabi sa Ebanghelyo? Inisa-isa niya. Sabi niya, magkano utang mo? 100, no? Papayag, o gawin mong 50. Binawasan niya ng binawasan. Kaya naman pala. Kaya naman pala niyang hindi mandaya ng ganoon. Mabubuhay naman pala siya. Kailangan pang takutin siya, sisantihin siya bago niya magawa iyon. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay na noong una akala natin hindi kaya, pero balikan niyo ngayon, may mga pagkakataong napilitan kayong gawin iyon.
Inuutosang kasiguro ng nanay mo, buhatin mo nga yung silyang yan. Hindi ko kaya. Ang hirap-hirap. Aba, nung nagkasunog, yung frigider, kayang-kaya mong buhatin. Aba, pag inuutosan ka, yung silya, yung kapirasong muebles, hindi mo makaya. Siguro ginigising ka kanina, magbihis ka na. Bilisan mo. Hindi ko kaya, inaantok pa ako. Pero, nung biglang sinabi sa'yo, "Uy, nandito na yung barkada mo. May lakad daw kayo." Sagot niya, "Abay, mabilis ka pa sa alas 4. Wala nang ligo-ligo pa. Bihis ka na. Kaya naman pala." May mga bagay na lagi tayong nangangatwiran. Hindi ko kaya. Mahirap. Patawarin mo na yan. Ayoko nga, hindi ko kaya. Aba, nung napadang ka sa doktor, sinabi sa'yo ng doktor, bilang na ang araw mo, mamamatay ka na. Aba, nung una mong ginawa, tinawagan mo na, "Uy, patawarin mo na ako ha, patatawarin na kita, kasi ayaw mong mamatay nang may kaaway. Kung di ka pa sinabihang mamamatay ka na, hindi ka magpapatawad. Hindi ka makikipagkasundo." Kaya naman pala. Sinabihan ka siguro ng magulang mo, "Ayusin mo yung gamit mo." "Hindi ko kaya, nay. Hindi kita bibigyan ng baon. Wala kang allowance. Hindi ka papayagang lumabas." Aba, bilis na bilis. Nilinis ang buong bahay. Kaya naman pala. Mga kapatid, ano kaya ang pinapagawa sa atin ng mahal na poon? Siguro ito na lang ang inaantay para talaga matanggap natin ang kanyang pagpapala, para masagot na ang dasal natin. Pero kaya pala hindi matugon-tugunan, kaya pala hindi natin matanggap-tanggap, meron pa tayong dinadahilan. Siguro, ang sinasabi ng mahal na Senyor, magkumpisal ka na. "Hindi ko kaya." Magsabi ka na ng totoo. Makipagkasundo ka na. Gawin mo na yung mabuting yan. Ang tagal-tagal nang dapat gawin yan eh. Di ba may kasabihan tayo mga Pilipino? Pag ayaw, may dahilan. Pero pag gusto naman talaga, may paraan. Ano ho ba ang ibinibigay natin sa mahal na Senyor? Dahilan o paraan? Huwag ho kayong matakot. Ipakita nyo lang sa Kanya ang hangarin ninyo. Ipapakita din niya sa inyo ang paraan. Ano yung hindi mo kaya ngayon na ikinakatuwiran mo lagi? Idulog mo yun sa Kanya. At sa halip na dahilan ang ilatag mo ang dasal, ano pong paraan? Anong kailangan kong gawin? At bigyan niyo po kami ng sapat na lakas upang magawa namin iyon. Huwag nyo nang hintayin pagbantaan kayo. Huwag nyo nang hintayin bilang na ang araw nyo. Huwag nyong hintayin maubos na ang lahat sa inyo bago nyo magawa ang dapat gawin. Kaya naman pala. At alam nyo po, kakayanin natin sapagkat hindi tayo nag-iisa. Nandyan lagi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't sa pagkapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. "Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami uli
iyong mga deboto, iyong mga alagad, kami na nagtitiwala at dumudulog sa iyo. Alam po namin na lahat kami ay may misyon. Lahat kami ay may kailangang gawin upang sa gayoy maging handa kaming tanggapin ang iyong biyaya at pagpapala. Upang maging handa kaming matanggap ang kasagutan sa aming mga dasal. Kaya nga't mahal na pong Jesus Nazareno, patawad po kung marami kaming katwiran, marami kaming dahilan para hindi makasunod sa iyo. Pinagkakatiwalaan niyo po kami. Salamat po. At naniniwala kami, matutupad namin ang aming misyon. Magagawa namin ang dapat naming gawin, hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong tulong. Kakayanin namin, kaya naman pala namin, sapagkat naririyan kayong lagi. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na napananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap na mananako ay magdulot sa ating nawakas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpuro at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag daw nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Oh, Jesus.
iyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito at nakahanda, ang iyong sambayan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook, at ang mga tagapangasiwang iyong itinaguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nag-iisaawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at inebot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapa na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, San Leon Magno, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung marami kaming katwiran para hindi gawin ang mabuti at nararapat. Maging lakas nawa namin kayo para kayanin namin ang dapat naming gampanin. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang pinagmumula ng lakas at biyaya, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng limister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Jesus Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Ang sabo ko mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat mo. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Layo na't magpakailanman, ikay pupuri. Kalilingan ko, mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, naawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at nabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Ang sabo ko at kasal, sana'y pakinggan mo. Namabawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili, maaari kayong magtungo sa parish office
Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos, may karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo, kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. sa finance office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling namin ito'y malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy natin ngayong ipagdasal ang mga mahal nating yumao na pinagkatiwala ditong ipagdasal sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan na ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng ating simbahan. Medyo marami pa hong gagawin kaya sana po marami pa ho ang tumulong. Makipag-ugnayan lang po sa akin o sa finance office. Kakayanin po natin to lahat dahil sa awa ng Diyos at sa inyong kabutihan. At salamat din po sa mga nagdadala po ng bigas at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin kayanin, tumulong sa ating kapwa. Minsan marami tayong katwiran at dahilan para hindi magampanan ang ating misyon. Ang lakas ni Jesus Nazareno ang tutulong sa atin kayanin ang lahat ng dapat gampanan. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno,
inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan at susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.